Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, June 11, 2024. Meron nga po tayong low pressure area dito nga sa may parte ng Visayas na posibleng magdulot po yan ng pangulan sa may parte ng Sorsogon, Tacloban at dito nga po sa may parte ng Surigao. Ito naman po ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at posibleng mamaya ay malusaw din kagad. At ayon naman sa ating advanced weather forecast ng European Center, iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa mga susunod na araw dahil posible nga na makaranas tayo ng mga sunod-sunod na pag-ulan. Sa ngayon nga po, wala po tayong aasahang pag-ulan ngayong umaga pero mamayang alas 10 ng umaga ay may tsansa ng katamtamang pag-ulan dito nga sa may Ilocos Region. At yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, may chance po ng pag-ulan ng western section ng Luzon. Ganon din po, may scattered rain shower sa may parte ng Mindoro Provinces, sa may parte pa rin ng Visayas at Mindanao, may mga chance ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, ganon pa rin po, may chance pa rin po na mahina at katamtamang pag-ulan sa Mindanao, western section ng Visayas, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Bicol Region at ang parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, wala na po tayong aasahan na posibilidad na mga pag-ulan. Meron na lamang mga isolated rain showers sa western section ng Visayas at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, no, June 12, wala pa rin tayong aasahan na posibleng malalakas na pag-ulan. Meron lamang mga tsansa ng pag-ulan sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagpasok naman po ng June 13, ganun pa rin po, no, wala po tayong inaasahang anumang posibilidad na malalakas na pag-ulan. Maliban nga lang po, no, sa may parte ng Mindanao na may tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng June 14, dito po makakaranas po tayo ng mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan. Bagamat mahina nga po yung pagbugso ng habagat, pero pagdating nga po ng June 15, bahagyan na nga po itong lalakas at magkakaroon na ng tsansa ng pag-ulan sa may western section ng Luzon. At pagpasok naman po ng June 16, dito nga po ay magkakaroon muli tayo ng mga tsansa ng mga pag-ulan. Hindi man po ganun karami, no, yung mga posibilidad na pag-ulan, pero asahan natin meron pa rin po tayo mga pag-ulan na mararanasan. Pagdating naman po ng June 17, dito makikita na nga po natin yung makakapal na kaulapan na posibleng magdulot po yan, ha, ng pag-ulan sa halos malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating po ng June 18, tuloy-tuloy nga po may mga tsansa ng malalakas na pag-ulan sa may parte ng Luzon, Bicol Region, dito po sa may parte ng Mindanao at maging sa western section ng Visayas. Pagdating naman po ng June 19, tuloy-tuloy nga po may mga tsansa ng malalakas na pag-ulan sa halos buong bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan, dahil posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng June 20, tuloy-tuloy pa rin po meron tayong mga posibilidad na malalakas na pag-ulan. Posible nga mag-umpisa yung mga pag-ulan ng hapon o ng gabi, kaya iba yung paghahanda na po sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga po, no, ay wala naman tayong nakikita pa o posibleng minomonitor na bagyo o low pressure area na muling makakaapekto sa ating bansa, maliban na lamang yung nasa porte ng Pacific Ocean nagkakaroon ng formation na ating imomonitor sa mga susunod na araw. Again, inuulit po natin, ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi.
God bless po sa ating lahat.